Para na talaga tayong totoong mangingisda nito. Hello mga boss, magandang araw at welcome back sa aking channel. Sa panahon ngayon mga boss, COVID-19, mahirap lumabas at nahihirapan tayo pag wala tayong pagkain. So ang gagawin ko ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko i-assemble itong pamingwit na galing sa aking kapatid, kasi wala namang silbi sa kanya, hindi niya ginagamit. So kinuha ko, meron kasi ditong sa lugar namin, merong oras sa umaga na maraming bangus at maraming yung banak na fish, na mga isda, mga ganyan kalalaki. So itry ko kung makakuha ko ng isda para sa konsumo natin sa araw-araw, no? Kasi mahirap talagang lumabas ngayon. Lockdown ang Davao City ngayon. So ito yung mga fishing bait na galing sa aking kapatid. Binili niya to, tapos hindi rin niya nagagamit na. Nakita ko yung pamingwit nila, meron silang ginagamit na floater. Yung iba chinelas lang, yung iba styrofoam. Ako ito, pwede siguro to. Kasi ito parang styrofoam din to. Lulutang to. So gagawin natin, itong nylon na to, ipapasok natin siya dito. So butasan natin siya, ngayon ko kung paano gawin yan na maipasok natin siya dyan. Subukan natin kung kaya na ba ng nylon na pumasok. Ikot, ayan. So ayan mga boss, mayroong nylon na lumabas dito. Lalagyan natin siya ng, ito siguro ilagay natin, parang stopper niya dyan. Ito ay ano ko lang, gawa-gawa ko lang. Hindi ito siguro ang standard na paggawa ng mga ganito. So ito ay sa akin lang, no? So baka may makapanood sa atin na talagang mangingisda at alam kung paano ang gawin. Pasensya na kayo. Ito ay DIY ko lang mga boss. Lagay natin tong stopper natin. So yan, pinasok ko siya. Yan, kung nakikita nyo. Tapos mag-loop ako ng isa pang ikot para ma-stop yung, para natin skibolo yun ito, ma-stop. Hindi na yan siya lalabas, dyan na lang yan siya, parang stopper niya yan. Dito na part, maglalagay tayo ng parang ganyan. Hindi ko talaga alam paano gawin to. So ito ay akin-akin lang, huwag niyong gayahin kung ayaw nyo. Sorry sa aking nut na ginawa. Ito yata ang pinaka-importante pagka yung mga fish na yon, yung mga isda na yon ang ibingwitin mo. Kasi hindi sila isda na yung sa ilalim kumakain. Ang kinakain nila yung mga lumulutang. Ang kagaya ng lumulutang na tinapay, lumulutang na submarine, na yellow submarine. Yan ang kinakain nila. Kaya dapat yung ating bait o yung ating parang pain ay nakalutang. Hindi siya nandun sa ilalim kasi hindi nila yon kakainin sa ilalim. Yan, kaya na siguro yan. Yan na ang ating floater mga boss. Kaya na siguro nitong hulihin ang bangus. Hindi siguro ito mapuputol. Kagawa na ako ng isang fishing hook, natalian ko na. Kung gusto nyong matuto ng ganito, paano magtali, i-search na lang sa YouTube. Kasi nanood din ako ng video ng YouTube. So sana makita nyo to. Pero ganito ang nakita kong tutorial sa YouTube. Ikot mo siyang isang beses. Ganyan. Hindi nyo makikita ang nylon kasi hindi maganda ang aking background. So, yan. Tapos hugutin nyo siya dito na nakaganyan siya. Tapos ilagay nyo ang hook dito sa gitna. Yan. So, nakaganyan na ang itsura niya. Tapos pasok yung kamay nyo dito. Tapos ganyan lang ng ganyan. Ewan ko kung ilang ikot. Basta ikot nyo ng ikot hanggang sa gusto nyo pang iikot. Yan. Huh? Yan. May namali akong isang ikot. Ewan ko kung gagana yan. Tingnan natin. Tapos saka natin nilahin tong isang to, itong nakausli kanina. Tapos hila din to. Ayan, meron na tayong tali dyan. So ang gagawin natin, higpitan lang yan.
So, ilahin natin ang plier. Wala akong maliit na plier. Malaki ang aking plier. Ayan. Tapos, ilahin natin siya. Oh, nahulog pa. Punta dito sa dulo. Ayan. So, self-tightening na yan siya. I-tight pa natin lalo para talagang sure na ano. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, dugtong natin siya dito sa ating floater. Ayan. Para ito makasurvive tayo sa COVID-19. Ito ang ating floater. Ang dulo niya ito, isang fish hook. Tapos, plano ko dagdagan pa isa na dito ng isa pa sa gitna banda ng isa pang fish hook. So, ito yung ginawa natin kanina na isa. Dugtong natin to dito. So mga boss, tatanggalin ko na lang tong isang ano dito, itong isang nilagay natin. Papalitan natin to ng yung itong isa. Ito na lang ang ilagay natin. Yung para hindi siya mag-ikot-ikot yung nylon natin, kasi pag nag-ikot-ikot siya, ang mangyayari para siyang mabuhol. Nabubuhol siya. So ito ang ipalit natin sa kanya. Pero ito, sa tingin ko ang gamit nito, ang tinatawag nila dito, sensor ang tawag nila. Pero ang tawag nito sa mga ng mga kano, swivel, ano 'yon? Swivel ba 'yon or swivel? Swivel daw, sabi ng asawa ko, ang pag-pronounce. Yan. Yan ang swivel. Ito, nakikita niyo 'to. Umiikot-ikot 'yan siya. Yan, ikot-ikot. So hindi mangyayari na mabuhol itong nandito sa kanyang unahan. Kasi habang iniila mo siya, umiikot siya pagka nagabuhol-buhol. Ano ba ang tawag ng ganito sa Tagalog? Kasi ang tawag sa amin dito, taga. Sa Tagalog, yung taga, itak yun eh, nananaga ka. Ito, sa Bisaya, taga ang tawag namin dito. Isiset up na natin to doon, tapos ilalagay na natin yung ating... Meron ako ditong isang ano, hindi pala ito akin, sa kapatid ko pala to. So, meron ako ditong parang clip-on to. Ito siya, gamit nila. So, yan. Tapos, itong dito, i-clip mo lang ng ganyan. Yan na, okay na siya. So, pwede kang gumawa ng maraming setup ng ganito. Tapos, dito mo lang siya i-clip. Ito yung ating fishing rod mga boss. Tapos, ang gagawin natin, set up na natin tong ating reel dito. Fishing reel. Yan, para na talaga tayong totoong mangingisda nito. Yan. So, ito. Paano ba ito i-set up? Yan. So, tingnan nga natin. Baka magkamali tayo nito. Oh, okay siya. So, yan na ang ating setup. Tama na yan. So, ngayon mga boss, ito, itong clip na, clip on lang na to, itong lalagay natin dito sa dulo. Ready na tayo para mag-wit. Ito na yung dulo. I-clip natin itong ating ginawa dito sa dulo. Ayan. Tapos i-lock. Ayan kasi may lugar. Ayan siya. Ayan. Ang ating clip. Kung nakikita nyo yan. Ayan ang clip. So, uy! Nahuli ang jacket. Miming, kunin mo! So mga boss, nung namingwit ako ay umuwi ako ng luhaan kasi yung ginawa kong pamingwit masyadong magaang yung nalagay ko na parang weight niya. So hindi ako makaabot doon sa mga bangus. Ni-repair ko muna, tapos kinabukasan ay isinarado na ng mga pulis yung lugar na pamimingwitan namin. So hindi na ako nakakuha ng bangus talaga. Pero kung nakikita nyo, yan yung mga kuha nila. Ang isang bangus siguro ay malapit mag isang kilo yan.
So sayang talaga kasi hindi na kami makapasok dun. Shout out Pintron, Helen Nilia, Verador, Kimchi, Boy Black, Christian De La Cruz, Lauro Ambas, MPTB, Arana, Mon Noza, Ghost, John Carlo Mangunon, Anico 158, Michael Sabio Losada, Marvin Rinyon, at si Scout Ranger. Hanggang dyan ang ating video mga boss. Kung nagustuhan nyo, like, dislike, kayo pong bahala. At sana'y mag-subscribe kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ingat tayo lagi mga boss. Stay at home lagi. Keep safe. Peace.